Kumusta po mga kababayan at kapwa ko OFW dito sa ibang bansa? Welcome po sa aking YouTube channel, Arnold TV. Kaya naman kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, share, like, and comment para updated ka sa mga video na aking i-upload. Kaya naman, huwag na natin patagalin to. Atin na simulan. So, let's go! May 81,000 na milyonaryo sa buong Pilipinas ngayon. At taon-taon ay tumataas pa ang bilang ng mga milyonaryo sa bansa. Pero di ka ba nagtataka kung bakit di ka pa rin napapabilang dito? Kaya sa video na ito, magbibigay ako ng mga ideas kung bakit nga ba yumayaman ang ibang tao. Ang idea sa video na ito ay galing sa mga librong Secrets of the Millionaire Mind, Millionaire Fastlane, at Cashflow Quadrant. At kung gusto mo makakuha ng free audiobook ng mga librong ito, ay punta lang kayo sa investenup.com/audiobooks. So okay na ba ang lahat? So simulan na natin ang ating video. Una, lahat ay kayang kumita ng pera pero di lahat ay kayang itabi ito. Para sa mga tao, ang pagkita ng pera ay mahirap pero lahat naman tayo ay patuloy na kumikita ng pera. At patuloy pa rin tayo sa pagkita ng pera sa mga susunod pang panahon. Wala namang sikreto sa paggawa ng pera. Pwede kang kumita ng pera sa pamamagitan ng iyong pagtatrabaho, pagbebenta ng mga bagay-bagay o pagpo-provide ng service. Ang problema lang ay ang mga tao ay di alam kung paano itatabi ito at palalaguin. Ang masama pa ay maraming tao ang ginagastos ang pera na wala naman talaga sa kanila, tulad ng paggamit ng credit card o pangungutang. Pero sa katotohanan, ang kakayahan mo magtabi ng pera ay nakadepende sa spending habits mo. At para pa sa malupit na ipon tips, ay check nyo yung video yung ginawa ko at makikita nyo yung link sa description ng video ito. Pangalawa, di maraming pera ang pagkakaroon ng 1 million pesos. Maraming sa atin ang iniisip na kung magkakaroon lang ako ng 1 million pesos ay magiging financially free na ako. Pero ang bagay na di naiintindihan ng mga tao na ang pera ay bumababa ang value over time. Dahil na rin ito sa inflation o yung masasabi natin na pagtaas ng presyo ng services at mga bilihin. Bigyan ko kayo ng isang simpleng explanation tungkol sa inflation. For example, ang isang pirasong itlog ay nagkakahalaga ng piso at may 100 pesos ka. Yung 100 pesos mo ay kayang bumili ng 100 pieces na itlog. Then suddenly, ang government ay nagbigay ng pera sa mga tao kaya mas marami pang tao ang kayang bumili ng itlog at itutulak nito ang presyo pataas. At sa susunod na buwan, ang presyo ng itlog ay magiging 2 piso na per piraso. Kaya ngayon, ang 100 pesos mo ay kaya na lang bumili ng 50 piraso na itlog, meaning bumaba na ang value ng pera mo. Kaya sa halip na mag-settle ka lang sa goal na magkaroon ng 1 million pesos, bakit di ka mag-aim ng higitan pa yung 1 million pesos na tinatarget mo? Pangatlo, walang kwenta ang idea kung hindi mo ito gagawin. Alam niyo ba na ang mga videos ko ay nagsimula lamang sa isang simpleng idea? Idea na binuo ko unti-unti para maging isang ganap na video. Maraming tao kasi ang may idea na may potential na kumita o makatulong sa ibang tao, pero kahit gaano pa kalupit ang idea sa ulo mo, kung di mo naman ito i-execute ay mababaliwala din ito. Pero may mga taong uma-action agad sa kanilang idea at sinisimulan nila ito. At lagi mong tandaan na pwede itong gumana o hindi, pero di mo naman talaga malalaman kung di mo susubukan. Tulad ng Facebook, Google at TikTok, lahat sila ay nagsimula lamang sa isang idea at nahigitan pa nila ang kanilang mga competitors. Like Starbucks na kumikita ng malaki for the same reason. Pero isipin mo, gaano ba kasi kahirap magbenta ng kape na may gatas? Sa katotohanan kasi, ang paraan nila kung paano nila ini-execute ang idea nila kaya sila kumikita ng milyon. Pang-apat ay gamitin ang talino ng ibang tao. Madalas natin mapag-usapan ito sa mga video ko.
Dapat ay matuto tayong kumita ng pera kahit natutulog tayo or else ay di tayo yayaman. Lahat tayo ay may 24 hours lang araw-araw para gawin ang mga bagay na gusto natin. Ang problema nga lang ay may iba na di nila alam kung paano ang gagawin sa mga bagay na mag-isa. Kaya humihingi sila ng tulong sa ibang tao para makabuo ng paraan para kumita ng pera kahit natutulog o nakabakasyon. Ano ang ibig ko sabihin dito? For example, kung gusto mong mag-invest ng pera at wala kang sapat na knowledge, pwede kang humingi ng tulong sa isang financial advisor. O kaya naman kung gusto mong magsimula ng isang business, kukuha ka ng tao para magpatakbo ng business mo habang ikaw ay nag-iisip o nagpaplana ng mas importanteng bagay. Para maintindihan nyo ang ibig kong sabihin dito, panoorin nyo ang video kong ito na makikita nyo yung link sa description ng video ito. Panglima, mag-focus ka sa pagpapalaki ng kita mo kaysa tipirin mo ang sarili mo. Normal lang sa mga tao na maghanap at bumili ng mga items na naka-sale. Pero kung iisipin mo, nakatipid ka nga ba? May mga kakilala ako na inuubos ang buong araw paikot-ikot sa mga tindahan para lang makatipid ng 50 pesos sa isang latang gatas at feeling nila ay nakatipid talaga sila. Pero sa katotohanan ay nalugi pa sila kasi nasayang lang ang oras nila. Oras na sana ay ginamit nila para matuto ng bagong skill na makakatulong sa kanila para kumita pa ng ekstrang pera o makapagsimula ng maliit na business. Tandaan nyo ang sasabihin kong ito. Ang perang nasayang ay kayang ibalik habang may oras ka pa, pero ang oras na nasayang ay di kayang ibalik kahit may pera ka pa. Pang-anim, ang yaman ay nabubuo over time. May mga taong iniisip na isang araw ay magsasama-sama yung mga bituin sa langit para tuparin ang pangarap nila na yumaman ng walang kahirap-hirap. Unfortunately, ay di ganun yun. May kakilala ka bang mayaman o negosyante na mahilig bumili ng lotto tickets? Siguro ikaw meron, pero ako wala. Kasi ang mga kakilala kong successful na tao ay busy sila. Busy sila sa pag-iisip kung paano nila palalaguin ang pera nila gamit ang sarili nilang diskarte, sipag at tiyaga. Ang pagkakaroon kasi ng yaman ay di nangyayari overnight at kailangan ito ng oras. May maling paniniwala kasi tayo na kailangan natin ng malaking halaga ng pera para makapagsimula ng business, pero sa katotohanan ay pwede ka magsimula ng isang maliit na business gamit lang kung ano ang meron ka. Di mo mapapansin ang kita nito, but in time ay mapapakinabangan mo ang kita ng business na ito na dahan-dahan mong itinayo. Kaya itigil mo na yung paghihintay sa mga tao o sa swerte na feeling mo ay makakapagpayaman sa iyo. Pang-pito, huwag kang uutang ng pera kung di mo naman ito gagamitin para gumawa pa ng maraming pera. Wala naman masamang umutang at kadalasan ay nagkakaroon tayo ng emergencies at wala tayong choice kundi umutang. Pero may ibang tao na umuutang para makabili lang ng bagong cellphone at kadalasan, out of desperation, ay pinapatulan na rin nila yung mga pautang na may mataas na interest. Pero bakit ka nga ba uutang kung gagamitin mo lang ito sa luho kung pwede mo namang gamitin ito para makagawa pa ng maraming pera? Dahil uutang ka para makapagpatayo ng business, o kaya naman ay uutang ka ng laptop para may magamit ka sa iyong freelance service o sa pag-e-edit ng videos para sa iyong YouTube channel. Maraming tao ang naiipit sa utang at di nila alam kung paano ito sisimulang bayaran kasi ginamit lang nila ito pambili ng mga liabilities at di ng mga assets. At kung gusto nyo magkaroon ng idea sa iba't ibang uri ng asset, may video akong ginawa tungkol dito at makikita niyo rin yung link sa description ng video ito. Pumili ka ng mga taong pakikisamahan mo. Don't expect na matututo kang kumita ng pera at bumuo ng yaman sa mga taong di naman ito pinag-uusapan o yung puro gastos lang ang nasa isip. Para umasenso ay dapat ay sumama ka sa mga taong ang pinag-uusapan at ita-challenge ka kung paano ka makakagawa ng maraming pera. Pero kung sa tingin mo ay matututo kang kumita ng maraming pera sa tulong ng mga taong puro reklamo at walang ambisyon sa buhay, then nagkakamali ka. Tandaan mo palagi ito.
You are the average of the 5 people you spend the most time with. Kaya kung may 5 kang kaibigan na gastador at puro bisyo lang, then kilala mo na siguro kung sino yung pang-anim. Ayan, so I hope naintindihan niyo ang ibig kong sabihin sa video na ito. Mga kabayan, hanggang dito na lamang. Sana po ay may natutunan kayo sa aking munting video. At kaya naman kung bago ka pala sa aking channel, eh huwag mong kalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, pag-share, like, and comment para updated ka sa mga video na aking i-upload.